balita ko. Balita nyo, balita ng bawat Brahman, balitang Brahman. Magandang tanghali, Brahman. Mga kongresistang hindi susuporta sa pagpapalit porma sa federalismo, makatitikim umano ng zero budget ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Nagbabalita, Reg Mandigma. Bilang akbang sa isinusulong na charter change o chacha ng Administrasyong Duterte, binigyan ng maagang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez ng zero budget ang sinumang kongresistang hindi susuporta sa pagpapalit-porma ng gobyerno patungo sa federalismo. Siyempre, yung ibang probinsya ayaw nilang makasama. Hindi zero budget. Sa harap ng mga taga-Putotan, Iloilo ay binigyang din ito ni Alvarez at hinimok ang mga bagong miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban, gayon din ang mga mamamayan nito. Pinaliwanag ni Alvarez na ang layunin lamang ng pagbabagong ito ay ang pagkakaroon ng garantiyang aasenso ang bawat lalawigan dahil direkta na nitong magagamit ang pondo at kita ng sarili nitong mamamayan. Bali yung kikitain natin sa probinsya, may iwan yun sa probinsya, magbibigay na lang tayo ng contribution sa government, sa national government. Paniniwala pa ni Alvarez na ang hindi pagpapalit ng sistema ay dahil lamang gustong manipulahin ng mga namumuno sa Maynila ang mga probinsya at rehiyon nito. Kaya ang huling mensahe ng kongresista ay suportahan at itulak ang federalismo para sa ikaangat ng kabuhayan ng mga lalawigan. Reg Mandigma, Balitang Brahman. DOH ang sinisisi ng mga magulang ng namatay na bata matapos maturukan ng anti-dengue vaccine. Nagbabalita, Joyce Flores. Patuloy pa rin ang paghingi ng hustisya ng mga magulang ng mga namatay na bata ng dahil sa dengvaksya. Tinatayang nasa 16 na ang bilang ng mga batang namatay. Naririto rin ang ilang taong kasama sa rally. Kayo po, bakit po kayo narito? Wala! Nautusan lang, sayang eh. Dagsari naman ang mga magulang na nagrarally upang humingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon kay Tatay Juan, hindi rin naman nila inaasahan na mapapahamak ang kanilang anak sa anti-dengue vaccine. Bakit dapat pa ng pagtangirayan? Dapat maging friends sila. Bakit sila magbibigay ng mga gamot na ikamamatay naman ang mga bata? Justice at equality naman! Sinisisi naman ng nakararami ang DOH dahil sa pagkamatay ng mga bata. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa mga gamot at sa paghanap ng lunas dito. Samantalang tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga taga-DOH. Joyce Flores, Balitang Brahman. Rape case laban sa mayor ng San Juan, ibinasura. Narito ang report. Nag-uumapaw sa galit ang nanay ni Maricris de Castro sa nangyaring panggagahasan ng mayor ng San Juan. Base sa mga ebidensyang linahad ng nasasakdal, hindi sapat at walang basehan ang ibinibintang ng pamilya ng dalaga. Hindi pinabura ni Judge Alano ang nasasakdal base sa mga linahad na ebidensya ng kabilang panig. Rachel Hernandez, Balitang Brahman. Association of Teachers Coalition naglobby sa Kongreso para sa hinihinging pagtaas ng sweldo. Nagbabalita, Norvin Kina. Si Ma'am Gela, 2 dekada na umanong guro, ngunit di pa rin daw natatamasa ang pagtataas ng sweldo. Kaya naman kasama ng Association of Teachers Coalition ay naglabi sila sa Kongreso para umano sa matagal na nilang hinihingi sa administrasyon. Kamusta po yung nasa sweldo niyo po? Kulang na kulang kasi talaga yung natatanggap na benepisyo tsaka sahod namin yung mga guro. Kaya nandito kami para humingi ng tulong sa Kongreso. Dagdag niya, sarami ng mga pangangailangan para lamang maibigay ang kalidad ng edukasyon, nagagastos na nila umano ang kanilang pansariling pera. Sa paglabi umano ng Association of Teachers Coalition ay mapapakinggan ng Kongreso ang kanilang hinaing bilang guro. So ma'am sir, ano po inasahan po natin sa pagpunta natin sa Kongreso ngayon? Sana naman ma-approve na yung... Tama. Sa ngayon ay umaasa at naghihintay umano ang grupo sa magiging aksyon ng Kongreso. Norvin Kinaga, Balitang Brahman. Norvin Kinaga.
President Rodrigo Duterte nag-file ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nagbabalita Roslyn Fortus. Nagsampa ng impeachment complaint si Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil sa di umano'y falsified documents tungkol sa yaman at ari-arian ng pamilya Duterte. Ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Sereno ay nasa top existing complaint sa Senado. Sa ngayon ay patuloy na nililinaw ang mga alegasyon tungkol sa nasabing complaint at ginagawan na ng solusyon ng parehong panig ang naturang laban. Roslyn Fortus, Balitang Braman. Ako si Rachel Hernandez. At ako si Brian Maranan. Balita nyo. Balita ko. Balita ng bawat Braman. Balitang Braman.